Kamusta mga ka-troops? Ganda na pag-uusapan natin ngayon mga ka-troops. Lalo na yung mga mahilig mong motor. Yung mga... Siyempre, yung mga trabaho is motorsiklo. Or, yung trabaho is regarding us malapit lagi. O, laging gamit nila ang motorsiklo. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-troops. Ano ang mga violation at kung magkano ang penalty o magkano ang babayaran natin kapag nahuli tayo ng LTO sa mga iba't ibang paglabag ng pagmumotorsiklo. So, yan pag-usapan natin. Yan, pagkatapos muna ng intro. Okay, eto na tayo, nagbabalik na ulit tayo. Sabi ko kanina, pag-usapan natin kung ano ang violation natin at magkano ang penalty o magkano ang babayaran natin kapag nahuli tayo ng LTO sa ating mga iba't ibang violation. Pero bago yan, nagpapasalamat muna ako kay Maos. Yan, si Maos. Maos ng Binyan. So puntahan nyo na ang Maos Binyan. Iba't ibang klase ng brand ng helmet. Meron sila Jimmy, Sec, NHK, HJC, ayan, KYT, meron din sila, Comini jacket, boots, gloves, elbow and knee pad, so marami, gear oil, ayan, marami. Yung store nila, located at San Vicente, Binyan, Laguna, tapat lang po, ng, halos tapat lang ng San Vicente Church. So puntahan nyo na ang store ni Maos, kaya maraming maraming salamat, Ma'am Lynn, sa napagandang full sublimation natin. At syempre, Secret Shop, yan, puntahan nyo Secret Shop, Motor Parts and Accessories, dyan sa Silangang Cavite kay Sir Alex, Mr. and Mrs. Prince, yan, maraming maraming salamat, walang sawa pag-suporta, pagbibigay sa atin ng mga sticker, t-shirt, tarpaulin, yan, kay Boss Arnel, yan, maraming maraming salamat, at syempre, Helmet House, ang nagbigay sa atin ng full support, yan, talagang, tuloy-tuloy binibigyan nilang suporta sa atin. At syempre, sila din yung nag-sponsor sa atin para magkaparoon tayo ng giveaway, free giveaway na full-face helmet. Ayan, maraming maraming salamat kay Sir JP Tuwason. Salute sa inyong lahat. RBT syempre, RBT ng Kalamba at si Tata Moto ng Cavite. Maraming maraming salamat sa inyo sa tuloy-tuloy na pag-suporta. At syempre, kayo na nanonood ngayon dito sa akin at sa mga bago pa lang manonood na mga subscriber at mag-subscribe pa lang, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo kasi road to 10,000 subscriber na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo subscriber, not subscriber at sino man na nanonood ngayong araw na to at nanonood pa at kung sino pa ang manonood guys. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Okay? So ngayon, pag-usapan na natin. So tapos na tayo sa mga sponsors, pasasalamat, okay na. So eto na, ano ba ang mga violation malimit na nagagawa nating mga nagbumotor. Diba? Marami tayong violation. Totoo naman eh. Ako, nagbumotor ako. Marami tayong violation. Lalo pag nasa mga baybay lang o nasa barangay lang tayo. Siyempre, ano ba yung unang mga nagiging mannerism na natin o nagiging problema na natin lalo mga nagbumotor? Ito yung pagsusuot ng pagsusuot ng tsinelas o hindi ang hindi pagsusuot ng sapatos. Kasi, totoo lang eh, mannerism na natin ng mga Pilipino siguro yan eh. O ng mga nagbumotor na pumunta tayo ng bayan, nakachinelas lang. Bakit? Kasi naulan. O kaya pumunta tayo ng kabilang barangay, chinelas lang tayo. Pero alam nyo ba kung magkano ang multa niyan mga troops? Kapag nahuli tayo ni LTO, 578 pesos sa unang paglabag. Mabigat na rin, di ba? 500. Kapag nahuli ka na, ikaw ay walang sapatos o nakachinelas lang. Minsan, hindi rin nila ina-allowed yung mga half shoes o yung parang mga crocs na sapat na chinelas. Hindi lang yung crocs, marami, iba't ibang klase. Parang gano'n na gano'n pa rin ang penalty nila, 578 pesos. May nabibili naman na chinelas na tiguan, 200 pesos lang, 250, mga gano'n, mga plastic, mga rubber na pwede na pang harabas. Yung mga iba, whole shoes, hindi siya mahuhuli. Kasi ulit ko, kapag nahuli ka,
578 pesos sa unang paglabag, pangalawang paglabag 778 pesos at pang pangatlong paglabag 1078 pesos dahil lamang sa hindi ka nakasapatos. So mga troops, mga nakamotor, magsapatos po tayo lagi, okay? Ngayon, ano po ba yung mga ibang penalty na magiging mannerism natin, ha? Pag angkas, marami sa ating mga Pilipino na or mga nagbumotor na ang angkas nila is dalawa. Lumalabas, tatlo yung pasahero, tatlo yung sakay ng motor. Mga troops, bawal din po yan na tatlo yung sakay ng motor. Magkano multa? Ang multa po niyan ay 1,078 pesos. Tatlo yung sakay or more or mas mataas pa. Misa kasi mas marami pa. Kalimitan na nangyayari yan sa pamilya. Diba? Na inaangkas yung mga bata, anaangkas yung mga anak na doble na yung ano. Kasi pinag-usapan dito yung safety na eh. Diba? So hanggat maaari, isa lang yung back ride natin. Okay? Sayang ang 1,000 pesos. Okay? Ngayon, eto pa yung mahirap, eto yung masakit sa atin na binabaliwala natin yung mga sira yung busina, walang headlight, walang stoplight, walang side mirror. Ayan, kasi minsan parang wala lang sa ating ganun eh. Na, sige, okay lang yan kahit walang stoplight, okay lang yan kahit walang brake light, okay lang yan kahit walang side mirror. Pero alam nyo ba, pag nahuli tayo, especially LTO, 1,078 pesos. Malaki yun. Diba? 1,078 pesos na huli ka dahil wala kang, eh magkano lang ang bumbilya kung magpapahid ka ng bumbilya? Magkano lang side mirror? Diba? Pumili ka na lang ng side mirror na tingin mo is babagay sa motor mo kasi gano'n naman tayo, gusto natin bagay yung motor. Pero hanggat maaari, huwag na tayo magtatanggal ng side mirror. Okay? Tapos, eto na yung normal na ginagawa natin. O yung talagang maraming matitigas ang ulo ng ganito, na gumagawa nito, na nagdadrive ng walang helmet. Totoo, dami ako nakikita, araw-araw ako nagbumotor, marami ako nakikita walang helmet. Tapos, may helmet man, natche lang gamit, tapos pang bisikleta, minsan meron pang gumagamit ng parang tabo yung dating, tapos meron din mga pang-construction. Pag nahuli kayo ng LTO, ganun pa rin ang violation mo. No helmet ka pa rin. So, hanggat maaari, magsuot tayo ng quality helmet. May ICC sticker at syempre may PS mark. Okay? Magkano multa? 1,578 pesos. Masakit. Diba? Mabigat yun eh. Qualified. Kunti lang idadagdag mo, meron ka ng brand new na helmet. Anong gusto mo? Magbabayad ka o bibili ka na lang ng bagong helmet? Diba? 1,500 din yun, diba? Mabigat yun. Abala pa pag pupunta ka pa ng LTO o kaya ng mga city ordinance, city hall, o diba? Medyo mabigat. Tapos, ano pa ba ang sa pinakamaging nagiging problema natin? Nagdadrive tayo ng walang lisensya. Maraming matitigas ang ulo. Drive ng walang lisensya. Yung iba naman siguro nalimutan na sa kabilang pantalon. Pero magkano ba ang multa nito? 1,578 pesos din. So bago ka sumakay ng motor, make sure may lisensya ka. Make sure na dala mo yung lisensya mo. At siguraduhin mo lang na hindi na sa'yo talaga yung lisensya mo. Kasi kapag nalaman na hindi pa sa'yo lisensya mo, mas mabigat at mas malaki ang penalty nun. Okay? Huwag na huwag magdadrive ng walang lisensya, mga troops, ha? Okay. Ngayon, eto yung pinakamabigat. Marami sa atin ang gumagamit at gumagawa na rin ng ganito. Yung nagdadrive tayo ng ating motorsiklo na expired ang rehistro. Magkano ang multa? 4,078 pesos. Bakit hindi tayo makapagparehistro? Ang rehistro, mga katops, alam nyo ba, umaabot lang yan ng mga 1,500 siguro. Or more or less, 1,500. Diba? 1,500 tapos ipagpapalit mo ba sa 4,000 pesos na pag nahuli ka kasi nga expired yung rehistro mo. Diba? Mahirap, masakit, abala kapag nahuli tayo ng LTO. Yung mga ilang nagiging problema natin pag tayo nagdadrive ng motor. Diba? Lahat ng sinabi ko nangyayari yan, totoo yan. Araw-araw ako nagmumotor, marami ako nakikita ng ganyan. Diba?
Pero paano pag nahuli tayo ng LTO? Mas malaking abala. Sa ngayon, sabihin natin medyo maluwag sila. Medyo maluwag kasi nga quarantine. No, 'di ba? May pandemic. Medyo maluwag pa sila ng konti. What if bigla na lang maghigpit sila? 'Di ba? Anong gagawin natin? Makikiusap tayo, tatawag tayo na kung sa kanino para pero may mali naman tayo, may violation naman tayo. 'Di ba? Mas masakit, mas maabala. 'Di ba? Record pa natin 'yan. So paano? Maraming salamat mga ka-troops. Sana may natutunan, may napulot kayong aral ngayong araw. Ngayon, sa video natin na to. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Hit the bell button kasi nga road to 10,000 subscriber na tayo. Okay, ulit ko. Maraming salamat kay Maos, si Ma'am Lynn, sa ating binigay na full sublimation. Ayan, maraming salamat, Ma'am Lynn. Tuloy-tuloy yung supporta natin na binibigay sa atin. Kaya, mga ka-troops, maraming salamat ulit. Salute sa inyo. Ride safe always. And God bless.